Good afternoon, mga Katalim. So thank you very much sa pagsuporta niyo kay Katalim, sa pagsubaybay niyo sa mga videos ko, sa ating episode dito sa ating Bucket System. So nandito tayo ngayon sa episode 5, mga Katalim. Papakita ko sa inyo yung mga gamit na gagamitin natin dito ng pump, yung timer natin, ano installation ng tubo, kapag sa distribution. So ang next na gagawin natin dito is to paint. So ito na yung finished product, no? So sa ibabaw, kung makikita nyo, galing dito, then bababa dito tubig. Then dito sa baba, nakatanim, no? Pagbaba dito, mas mahaba na yung tubo compared dito sa yan. Hinabaan ko kasi yung return nito, mga katanim, mas mahaba yung sa ilalim, no? So dito sa ibabaw, dito mahaba kasi ang return nito, pabalik to orientation nito. So ito papunta dito, itong sa ilalim papunta dito. Mapasok natin ito sa press na tubo dito, sa press na tubo na yan. Nagawin natin yan, bubutasan natin ito, papasok natin ito. So yan, pero prior to that, kasi patapos na tayo, hindi na lang kailangan natin ipipaint na natin ito. Na nagbubutasan natin yung test na tubo para ilalagyan nito ating return, patuntang return. So ano nga bang pump na gagamitin natin? Anong timer? Paano pagka-install natin sa distribution? Papakita ko yan sa inyo ngayon. Kasi ito yung main line natin, distribution line. Pero yung sa reservo natin, ano yung mga ginawa natin doon? Papakita natin. So, isa natin dito sa timer natin. So ito yung timer na gagamitin natin. So, hindi ko hindi ko to ini-endorse, di ko alam kung maganda, pero itong Synergy na to, kada isang ano niya dyan 15 minutes na isang pin. So ito meron din dito, pag naka-on, ibig sabihin ibabypass yung timer. So meaning hindi gagamit itong timer, automatic on siya. Pero pag nakababa dito sa ano ng oras, no, sa logo ng clock hand, i-under yung one timer. So ito yun, in every pins niya, 15 minutes. So ito yung gagamitin natin timer. Sa pump naman, katanim, ito yung pump natin. Hey makita, no? Ito yung pinili ko na pump kasi mataas na to, 240 liters per minute. 1 horsepower to, mga katanim. So 1-1 ang ano, wattage niya. So mayroon tong parang on, no? Ito. Pag nakababa siya, naka-off. So pag nakataas, mag-on siya. So pwede siya tumakbo, pwede siya mag-run yung pump natin. So ang depth niya ay 40 mm minimum. Then ang height niya, 5 meters. 5 meters. So hindi naman naabot ng 5 meters yung ating reserva. Ang pwede niyang abutin, 10 meters high. So wala naman itong 10 meters mula sa reserva natin. So, pero linakihan ko kasi kinonsider ko yung power lossage, no? Yung power loss niya after 6 months, magganon katali. Kasi baka hindi na to abutin ng distribution. Ito, sa daming butas nito, inisip ko baka naman humina. Pero i-control pa rin natin, meron pa rin tayong mga gate valves na pala. Papakita ko yan. So, yun, ito yung pump natin. Nabili ko to, bilihan nito katanim. No, mapupunta kayo malapit sa Binondo, yung Alonso Street, nandun yung mga pumps natin. No? Nandun lahat. Kung electrical naman, meron dun sa kabila. No? Marami dun, marami. No? Marami. Nandun mga bilihan nito. Mura lang ito. Ang kuha ko nito ay 7,500. No? 7,500. No? Malaki na. No? Malaki na. So, ipapakita ko sa inyo yung pag-ito. Para silipin natin. So yun, katanim. Samahan nyo ako sa episode na to. No? Shout out nga pala sa lahat ng OFW dyan na nag-chat sa atin. Sa mga uuwi na, so ingat, keep safe po. Then message nyo lang ako. Tutulungan ko po kayo. Love, mga katanim. So samahan nyo ako sa episode na to. Tara, magtanim tayo. So yan, mga katanim. Ito yung ating faucet. No? Ito yung faucet natin para punuin yung ating reserva. Galing dito yung pump. Dito natin kakabit yung pump. Mga katanim, dyan natin kakabit ang pump. Galing sa ilalim, sakit dito. Then, makikita nyo to, ito yung main controller ko.
na pabalik ito dito ulit sa pump. Kung sobrang distribution niya, napapunta to distribution doon sa ano. Kung sobra dito, pwede ko siya i-adjust dito. I-open ko lang ito. Pwede ko rin itong gawing as mixer, no? Self-mixer niya. Hindi na ako magsasagwan dyan. Kukuha ko ng kung anong pipe, tapos sasagwan ko. Hindi na natin dyan gawin niya. Kung tayo sa bansa, sa bangka, mga katanay, para sa gyanin niya ano natin. Kukuha natin sa iba. So, dito katanin, pwede ko siya i-control dito. Pag pinol-open ko yan, pabalik-balik lang yung tubig. Anong ng pump, babalik dito. Tapos ito naman, katanin, pag in-open ko to, pump out ko palabas na. Kung maglilimas ako, hindi ko kailangan tabuin o timbain. Kuklose ko lang to. Ito yung, kuklose ko rin to. Ito yung patatakbo ko. Okay. So dito ko siya i-open. Pump out na siya palabas. Okay. So yan. So yan ang pagkakagawa ng ano. Dali lang, di medyang gamit ko. So from pipe, from pump, no? So pump katanin, akat dito. Pabalik, pwede ko ito isara. Okay, nakatilang ako dito, then another tip. Gate bulb, pwede nyo i-open yung over yung distribution para pag-circulate ang tubig. Additional aeration din to. Then, kung maglilimas ako, magbabawas ng tubig, papalitan tubig, pump out ko, di na ako magtitimba. Mag-ano nang ano, tatabuin. Pa-pump out ko lang ito. Then, ito yung sa distribution natin. Okay? So, ito yung pagkakagawa niya. Okay, katanim. Ito yung pump natin. Bale, kung ito nakababa, hindi siya mag-on. No? Hindi siya mag-on. So, pag nakaangat siya, saka siya mag-on. Okay? So, paano ito ginawa? So, doon mismo sa Alonso, sa bilihan, katanim, no? Sa Alonso. Doon mismo. Makakabili ka nito flexible hose. Nilagyan ko lang siya ng ring clamp. Ang ginawa ko nito kasi medya nga yung ano natin, yung tubo. Yung tubo natin medya. Ginawa ko siya ng double flexible hose. So, binili ko siya ng double flexible hose. 1 meter naman nabibili doon. Nakabili 1 meter. So, ganito. Ipiraso ko itong 3 ports sa uno. No? Yan. Tapos pinasok ko siya sa medya para maklapan, malagyan ko siya ng clamp. So dito ko pinasok yung medya, nagputol ako ng maiksi. Makita nyo to, ito. May maiksi dito. Nagputol ako ng maiksi, pinasok ko yung medya. No? Then ito naman na 3-part, pinasok ko sa ulo. Yan, para may reducer ako. Okay. Yan. So by flexible hose ako, pang-connect doon sa connector. Yan. Kaya kung bibili kayo sa Alonso, hanap na kayo nitong flexible hose na pwede niyong pagdugtong-dugtongin na ganito. Yan. No? Mayroon doon. Per meter lang. Mura lang. 35 pesos yung isa. Yung isa, 75 tong uno. No, 35 pesos yung 1 meter nitong 3-port. Yan. So, naipasok ko yung dimedya na TDC pipe. So, i-check niyo yung outlet ng pump nyo na mabibili. So, ito yung pump natin. So dito lalagyan na lang natin 'to ng screen. Dito katanim. Lalagyan natin 'to ng screen. Lagyan natin ng tire wire. Sa pintura naman, katanim, ang gagamitin natin itong elastomeric paint, no? Yan, yung elastomeric paint. Yan yung pampipintura natin sa, ano natin, sa styrobox, no? Ang pintura natin sa styrobox natin, itong elastomeric paint, at saka yung mga pipe natin, pinturahan natin ito. Okay, so ito yung pump. Yan, yung mga gamit natin dito. Mahilig tayo sa Toy Kingdom. Pag napunta tayo sa Toy Kingdom, yan mga pinagbibili natin. Kaya huwag kayo pupunta na punta sa Toy Kingdom, mahirap. Ano ang pinagbibili ko dun? Okay. So natapos na natin mapinturahan.
ito yung finished product natin, mga katanim. Then yung ginawa natin dito sa ilalim, sa baba, yan, yan yung ating return. So ipapasok natin yung ito yung back sa ilalim. Ipapasok natin. So bali ang orientation yan katanim, kanito. Yan. So yung orientation yan. Okay. Sa taas. Mga katanim, sa pump natin, nagtabas tayo ng itong dry net. Extra natin na dry net. Tatakpan natin itong butas dito. Okay? Kasi baka pumasok yung tumiyan na natin butas. So, tatakpan natin ito. So, gumamit tayo nitong cable. Ay, ito. Itong cable tayo pagdudugtong natin. Okay? Para magyakap natin dito. Okay? So, ano gawin mo? Akit lang natin ito. Yakap natin itong ano. Tatlo silang pangyakap. Protection lang to. Additional protection lang ito, mga katanim, para hindi pumasok yung ano dumi. Yun. Huwag nyo naman masyadong tublihin, dalawang tubli lang ito, mga katanim, para baka naman yung tubig din na pumasok. Pangsala ng ating kukupit o kung ano man mga para-para dyan. Isa pa, mga katanim. Malinis, sikat natin ito, katanim. Excess ano dito. Okay. Install natin ang pump. Okay. So, baba lang natin ito. Huwag nyo hawakan sa wire, ha. So, dito natin hawakan. Baba lang natin doon. Then, connect natin ito. So, nilagyan natin ito ng vertex. So yung return, makikita nyo yung return. So yung bali ang return niya. Nakatalong. Yan ang ilalim. Yan ang return. Tapos ang taas naman. Ito. So basically, ang tubig galing dito, baba dito. Then, pasa sa baba. Kung paano ginawa ito, mga katanim, panuorin lang ulit sa ating YouTube ang ilalim nito. Yan ang ilalim yan.
hindi pa nakakapanood, nakakanin ng episode 1, 2, sana hinawa ko. Sabalik ka na lang. Nandiyan na rin yung episode 3 and 4.